pang business, pang tricycle. So subok na po sa kalsada, mga idol. Ayan po, Euro Motor. So what's up guys, nandito ngayon tayo sa General Santos City. Ayan, mag-inquire po tayo ng motor dito sa SYR. Tingin tayo ng mga motor dito sa kanila. So tara, let's go. Meron po tayo dito nakitang Euro Motor. Ayan, Danhari 150cc, mga idol. Ito po yung panghabal-habal natin na motor, pang business, pang tricycle. So subok na po sa kalsada, mga idol. Ayan po, Euro Motor. So 150cc, okay na okay po yung makina nito ni Euro Motor, mga idol. Wala talaga masyadong issue. Alamin natin kung magkano na yung spot cast tsaka installment update nito. Danhari 150, mga idol. Spot cost po nila dito ay 47,500 pesos. So ayan po, mga idol, 150cc na po yan. Ito po yung itsura niya, mga idol. Ayan po, ayan, napakatindi po niyan, mga idol. So sa down payment naman, 3,800. Monthly installment sa 6 months, 9,449. Sa 12 months, 2,226. Sa 18 months, 3,818. Sa 24 months naman po, 3,115. Sa 30 months, 2,692. Sa 3 years, 2,411. May rebates pa po yan na 300 pesos. Okay na okay na, mga idol, kasi may rebates pa na 300 pesos. So ito magiging 2,111 na lang to. Ang mga freebies naman po na ito, free helmet, tools, 1-year LTO registration. Pero ito, mga idol, 3 years na po ito ngayon sa mga bagong kuha ng motor. Yung design niya para siyang Barako 3. Ayan po, mga idol, parang Barako 2, Barako 3 yung design niya. So ito po yung headlight niya. Mapapansin nyo, mga idol, pa square din po siya. Naka bulb type pa rin po yan. Tapos ito naman na signal light niya, medyo may kalakihan yung signal light niya. Bulb type din po yan. Front telescopic niya, mga idol, meron po siyang rubber dito. Tapos napakalaki rin, mga idol, oh. Ito naman yung front fender niya, steel, ano, na may glossy na ano, paint. Sa braking system naman nito, naka drum brake po ito. At yung gulong niya, naka rim po ito, mga idol. Ang size naman po ng gulong niya sa harapan ay 2.75 by 17. Pagdating naman sa makina nito, naka 150cc po ito, mga idol. Naka push rod, naka 4 stroke, naka air cooled. Ayan, cooling system niya po, mga idol, naka air cooled po ito. And then mayroon po siyang lagayan ng extra ng shock niya sa likod. So ito naman po yung ano niya, brake light saka tail light. Back fender niya, steel pa rin siya, steel. Signal light niya sa likod, naka bulb type din po siya. So dito naman tayo sa gulong niya sa likod. So ang size naman po nito, 3.00, tapos 17 po yung size ng rim niya, yung inches. So ito naman po yung swing arm niya, bilog sa na makapal na bakal. Ito naman po yung footrest ng back ride natin. Pagdating naman sa instrument panel gauge nito, naka-analog type pa rin po siya. Ito naman po yung susian niya. Makikita nyo, mga idol, meron po siyang gear indicator, odometer, speedometer. Wala po siyang gas indicator. Sa handlebar niya, mga idol, nandito po yung high beam, low beam, turn signal light. Ito naman po yung horn niya. Sa right side naman, nandito po yung switch ng ilaw. Tapos dito naman po yung electric start niya. Meron po sila ditong tatlong kulay ng Euro Motors 150 Danhari. Meron po tayo ditong red, black. Ito naman yung blue tsaka black. Yung design niya, oh, parang Barako. So ito naman ay black and white. So available lang po ito dito sa kanila, sa SYM Euro Motors. So dito naman po tayo sa wave type ng Euro Motor. 110cc po ito, mga idol. So ayan, napaka-astig din ng datingan niya. Dating dito sa harapan niya, napakaganda po ng decals niya. Napaka-aggressive, ayan po. Ayan, patulis po siya dito. So ito naman po yung front fender niya, makapal din po siya. Naka-drum brake din po ito, yung brake niya sa harapan. So naka-4 stroke po ito, 110cc, naka-air cooled sa makina po na ito. So ito naman po yung kickstart niya. Yung tambutso niya, mga idol, ayan, oh, pabilog din po siya dito.
So yung tail light tsaka brake light na ito mga idol, mapapansin nyo wave type yung datingan. So dito po yung gas tank niya. Ang compartment na ito mga idol, ito lang, napakaliit lang talaga. Sa upuan niya, napakalambot din po mga idol. Dito naman tayo sa instrument panel gauge niya. Ayan, naka-analog po siya. Dito naman yung speedometer, odometer. Meron po siyang fuel gauge. Ayan po mga idol. Tapos nandito naman po yung gear indicator niya. Kaya wala naman yung turn signal indicator niya mga idol. Ayan o. So nandito naman yung high beam, low beam, horn, turn signal light niya. Sa kanan naman nandito po yung switch ng ilaw and then electric start. So sa naghahanap ng wave type na Euro 110cc, available po ito dito sa kanila. Ang spot cost po nila dito ay 45,300 pesos. Sa down payment 3,500. Sa 1 year naman po nito 4,876. Sa 2 years naman ay 2,923. Sa 3 years naman po nito na installment ay 2,272. Re-rebits pa po yan ng 300 pesos. Naman po yung mga freebies niya, helmet, tools, 1 year LTO registration. Pero ngayon 3 years na po yan. Isa pang maganda dito, meron siyang TPL insurance. Dalawa po yung available na kulay nila dito. Meron po tayong glossy blue at ito naman yung glossy na black na may combination ng white tsaka red na decals. So ayan po mga idol. Mura na Sniper 150 yung looks. So dito po tayo sa Euro Motors 125cc version 2 ng Sniper 150 mga idol. Ayan po. Wow. So alamin natin yung spot cast na ito tsaka installment update. Marami po kasi nagpapa-inquire sa akin ng motor na to. Para talagang Sniper 150 talaga mga idol, yung version 2. Sa headlight naman nito, naka-LED na po yan. Napakaliwanag po niyan sa gabi. So dito naman, parte sa baba niya, nandito po yung design niya. Ayan o. Wow, yung patulis. Nakalagay naman po dito, ayan, Euro Motor. At dito naman po yung kulay niya, naka-matte red. Dito naman, matte black. Ayan, patulis po siya dito. So dito po banda yung signal light niya mga idol. Ayan, signal light po yan. Naka-bulb type din po ito. Daytime running lights niya nandito po banda. LED na po yan mga idol. So napakaliwanag niyan sa gabi. Ito po, napakaganda po talaga ng design niya. Dating naman sa front shock na ito. Ayan, may kaliitan din po siya. And then sa front fender naman nito, malapad tapos makapal. Ayan po, naka-matred din po siya. So sa braking system na ito, naka-hydraulic disc brake na po ito. Naka-double fat piston caliper po siya. Mapapansin nyo yan po. Pagdating naman sa gulong na ito, ayan po mga idol, naka-mugs na rin po siya. Ang size naman po ng gulong na ito ay 70 by 90. 17 inches po yung laki ng mugs niya. So ito po ay naka-tube type pa po ito. Hindi pa po ito naka-tubeless. Pagdating naman sa instrument panel gauge nito mga idol, naka-analog pa rin po siya. Ito naman po yung speedometer niya. Ito naman po yung odometer. At dito naman po yung fuel gauge. Maganda dito, meron din po siyang gear indicator. So naka-4 speed po pala ito mga idol. Ayan o. Gear indicator po yan. Dito naman yung fuel gauge. Dito po yung high beam tsaka low beam. Turn signal light. Ito naman po yung horn niya mga idol. Yan. Kanan naman, nandito po yung switch ng ilaw. Dito naman po yung electric start niya. So isa pa sa napakaganda sa motor na to, meron po siyang USB socket. Ayan, pwede na po kayo dito mag-charge. So hindi nyo na kailangan bumili pa ng mga power socket. Naka-USB type na po siya. Isa pang maganda dito, meron po siyang dito storage. Ayan o, pwede nyo paglagyan ng cellphone. Barya-barya, basahan, pwedeng-pwede. Dito naman po yung susian niya. Maganda rin siya mga idol kasi may shutter din po siya. So, sa body design naman po nito sa side, napakaganda rin po. Hinango po talaga sa Sniper 150. Ayan po mga idol, dito po yung ano niya, yung butas dito para po sa aerodynamics. Ayan, nakalagay po dito Euro Motor. Ito naman 125 color gray. Ayan, in silver. Ayan, Euro Motor. Makina po pala nito, naka 4 stroke, single overhead cam, naka 125cc. Cooling system po pala nito ay air cooled. Ayan po.
Naman po tayo sa likod niya, dito sa brake light tsaka tail light. Ayan po mga idol, patulis din po siya. Napakaangas din po ng design niya. At ito naman po yung looks ng Sniper pag sa likod. Ayan o. Copy talaga mga idol. Naka-bulb type din po pala ang ano nito, tail light tsaka brake light. Dito naman sa signal light, naka-bulb type din po pala ito. Ayan o. Dito naman yung lagayan natin ng plate. Ayan, napakalapad din ang back fender niya. Sa suspension naman ito sa likod, naka-dual shock po siya. Sa kabilaan, may kalakihan din yung swing arm nito mga idol. Ito naman po yung gulong niya sa likod. Size naman po ng gulong niya sa likod ay 100 by 80 and then 17 inches po yung laki ng mags niya. Naka-mags na po yan. Pwede niyong i-convert sa tubeless kasi hindi pa po ito naka-tubeless. Tube type pa po ito. Ayan o, tube type. Ang size naman po ng sprocket nito sa likod ay 38 teeth at sa engine sprocket naman ay 14 teeth. Naka high speed po pala ito. Meron po siyang tire hanger para pandipinsa sa mga putik-putik. So dito naman po tayo sa upuan niya, malambot po siya mga idol. Balot pa talaga oh, bagong bago. Kung bubuksan natin yung under seat compartment niya, dito lang po mga idol ay no. Direct na po dito. Yan, bubuksan na natin 'yan. You know. Meron po siyang malapad na compartment dito mga idol, ayan o. Okay na, 125cc. Dito naman po yung fuel tank niya. Ayan. Napakalinis din dito banda mga idol o. Ayan, dito na yung lagayan ng battery natin. Ito po yung itsura niya o. Yun. Sniper 150. Dito na po tayo sa budget mill. Sa Euromotor Marvel 125. Unang tingin mo talaga Yamaha Sniper 150 talaga. May dalawang kulay po sila na available dito. Itong isa ay Army Green. Army Green po yung design niya. At yung matte red. Dalawa lang po yung available na kulay nila dito. So ayan, nandito po tayo ngayon sa Mitsubishi. Ayan, Marvel 125. Ito na po yun. Ayan, sa mga naghanap ng budget-friendly na Sniper 150, dito na po tayo sa Marvel 125. So ayan, spot cost po nila dito ay 60,300 pesos. Sa installment naman, ang down payment naman po nito ay 3,500 lang. Sa 6 months, 11,631. Sa 12 months naman po ay 6,431. Sa 18 months, 4,674. Sa 2 years, 24 months, 3,804 and then sa 30 months naman po ay 3,283 sa 3 years ayan o, 36 months 2,935 ayan po mga idol o, murang-mura na o 2,935 i-rebits pa natin ng 300 pesos magiging 2,635 na lang to. Sa mga previous naman po nito, mayroon po silang free helmet, tools, 1-year LTO registration and then TPL insurance. So itong registration ngayon mga idol, 3 years na po ito. Sa mga bagong kuha lang po ito ng mga motor Marvel 125. So napakarami nitong user mga idol, kama forma. Please subscribe na po kayo sa ating YouTube channel. So pakisupport na rin ang ating Facebook page, Chris Ride Moto Vlog. Ride safe po tayo palagi and God bless you all. Thank you.